Okay guys, ito po yung mga bago kong pares ngayon tong November. Ayan. Saka yan. Parehong split tail palo po yan. Ayan. Tapos ito naman yung isa. Ayan. Oh. Parang split tail palo. Ayan. Yan po ang mga bago nating pares ngayon. Ayan. So, yan po ang pag-uusapan ngayon natin dito sa ADV Aviary TV. Welcome back mga ka-ADV, ka-Aviary. Magandang araw sa atin lahat. Andito na lang tayo sa kwentong ibon at tips. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung mga bago kong pinagpapares na ibon. Para pagdating po ng 2024, may mga bago na tayong pares at magmamature na sila. Ito po yung mga 5-6 months. Para, yun na nga, gaya na sinabi ko, pagdating ng 2024, may bago tayo pares na ibon. Kasi magiging mature na po sila nun. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ito guys ha, Green Series. Ito po ay parang split tail palo. Ayan, split tail palo po yan. May mga kargahon na tail palo po ito mga to. Ayan, 5 to 6 months po ang edad po nito. Anak po ito ng mga tail palo na visual at isang split. Ito po yung mga nilabas, may mga kapatid po silang visual na pale palo. Ayan. Ayan po ang bago nating mga ipapares ngayon. Ayan. Ayan. Ngayon, hiniwalay ko na po sila. Nilagay ko na po sila sa pairing cage. Ayan. Para hanggang nandito po sila, hanggang nagmamature po sila, nagpe-pair na po sila. Pero ito medyo pabanded na ho to kasi magkasama ho to sa flight cage. Ito pa ho yung isa. Pakita ko po sa inyo. Ito naman ay Blue Series. Isang Par Blue Split. Par Blue Split Pale Palo tsaka isang Opa na Split Pale Palo rin. Ayan. Yan po yung mga bago natin pinapares. Ito naman kulay blue kasi po pag ako nagpapares, blue, blue, green, green. Ayan. Para maganda ho ang inalabas ng kanilang mga anak. Ayan. Ganito rin po yan, 5 to 6 months. Para pagdating ho ng 2024, may bago na ho tayong pares. At may bago na tayong binibreed. Ayan. Siyempre, yung ibang ibon ho natin, medyo tumatanda na ho rito. Nagle-less na ho yung kanilang log. Kaya gagawa ho tayo ng mga bagong parisan. Meron pa tayong dalawa. Papakita ko sa inyo. O, ito naman guys, ha. Green Pale Palo. Ayan. Ito, visual. Ayan ho, visual. Ang ganda ho. Diba? Ayan. Tapos pinaparis po natin dito sa ayan sa Green Street Opa Street Pale Palo. Ayan. Ayan po yung kak. Ayan. Ito medyo banded na po sila. Talagang banded na. Ayan, paro na sila pumapasok sa nest box. Pero hindi pa huto ng itlog. Ayan, silipin ho natin dito sa nest box. Ayan o, oh, higanda ho na ito. Magmamasdan niya. Oh, sable. Napakaganda niya. Ayan. Ito yung pangatlo nating pinag-prepare. Ayan o, oh, yung pangatlo natin. Maganda rin naman itong kapartner niya na Green Split Opa Split Pale Palo na cock. Hen ho yung visual na green pale palo. Ngayon, titignan po natin yung isa pa na
piniperho natin. Okay guys, ito naman po yung pang-apat natin piniper. Ah, pareho po silang green. Ayan. Ayan po. Ah, parang split pa rin po to na pale palo. Ah, yung kakho rito, split opa. Split pale palo. Yung kak. Ayan po. Ayan po yung pang-apat po natin pinagpapares. At least, kailangan natin talaga magpares ngayon ng ibon. Medyo dumadami ng aking ibon. Marami na po sila sa tight fit. Meron pa nga ako dapat ipapares pero hindi ko pa magawa dahil kulang pa ako sa kulungan. Kaya ito muna mga ang ginagawa ko. Apat po muna. Baka siguro by next week, magpares pa rin ako ng mga bagong parisan. Gahanap po tayo sa tight cage. Ayan ho ah. Apat po ang bago kong pares para pagdating yung mga nagaya na sinasabi ko pagdating ng 2024, meron ho na tayong bagong breeder. Ayan. Ayan po sila. Ayan. Sana itong mga pinagpapares ko magkaroon ng visual na pale palo. Ayan. Ngayon ho, ipapakita ko po sa inyo yung laman pa ng flight cage ko. Meron pa ho laman. Marami pa ho. Pagana pa ho oro ng ipapares. Pero next week ko na ho ipapares. Pakita ko sa inyo. Yan, ito yung laman ng ating flight cage. Oh. Medyo marami-rami pa ho. Binawasan na ho natin to ng 8. At meron pa ho sa kabila. Ayan ho. Pagana pa ho tayo dyan ng mga pwedeng ipares. Ayan ho. Oh. Ayan. Mga 5 to 6 months din po to. Ayan po. Meron pa ho tayo dito. Papakita ko pa ho sa inyo. Ito. Sa kabila naman. Yung mga ano natin, split na pale palo. Ayan ha. Inihiwalay ko kasi para sa flight cage pa lang yung mga split, pale. Para sa flight cage pa lang ho, nagbabanded na ho sila para ho ng karga dahil ang tanda ho natin ng pale palo ay recessive. Ang gaganda nito. So, meron pa rin po tayo dito sa taas naman ho yung mga bagong baba na ibon. Pakita ko po sa inyo itong mga bagong babang ibon. At ang dami pa ho nating mga inakay at itlog. Kaya ang problema ho natin, kailangan na natin magpares-pares para mabawasan na ng laman ng flight cage ko natin. Kasong problema kulungan. Pakita ko pa sino ito po, isa pa. Nasa flight cage.
O ito guys, mga bagong baba na ibon natin. Medyo mailap pa ho sila. Yung isa ka spray leg o. Diba? Ayan. Medyo mailap pa ho to. Talagang bagong baba lang ho to. Mga araw pa lang ho lang dito. Kaya liparan ng liparan. Ayan ho. O. Marami pa ho tayo. Meron pa tayo sa may pangalawang aviary ho natin doon. May mga ibon pa ho rin ho doon na mga bagong baba. Doon ko lang ho nilagay para hindi ho sila nagsisikitan dito sa double cage. Double cage lang po ito kasi pinaglalagyan natin dito. Ayan ho. Ayan po guys, nakita na po natin yung mga bago natin pinagpapares at mga laman pa ng flight cage ho natin. Marami pa tayong masyadong ibon dito. Pero lahat po yun, pagpapansparisin po natin. Pero hindi po muna ngayon, next week na ho. Kasi may apat na ho pinagpares. Next week naman ho, maghahanap po tayo ng magandang parisan para mapakita ko po sa inyo. At medyo, syempre, nagkakaedad yung mga ibon natin. Para mapalitan naman po sila ng bago. May babago tayong mga breeder. Okay po. Kaya naman po tayo na Green Green Series para pinabalik po natin yung puro ng ibon. Hindi tayo magugulat kung itong dalawang green na to ang naglabas ng blue o yung dalawang blue series natin naglabas ng green. Hindi po tayo magugulat kung bakit nagkahan ganun. Yun po ngayon tinitip ko sa inyo. Mas maganda po kung magpapares po tayo ng ibon para yung green at green series at para yung blue series. Ayun po ha. At sana po may natutunan po kayo dito sa aking maliit na vlog. At sana po huwag niyo kakalimutan na i-share din po ito sa mga newbies at sa mga mag-ibon na katulad po natin. At huwag niyo ipapabayaan o huwag niyo kakalimutan mag-like, share at subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod po video. Maraming salamat po. God bless.